since yesterday, we have been receiving a lot of warnings about leptospirosis. Karaniwan po, ang alam po natin sa mga warnings na rin po, ang leptospirosis po ay galing sa ihi ng daga. But yesterday, yun nga, parang so many people were warning us about it. Meron pa po bang ibang hayop na maaari pang panggalingan ng leptospirosis? Can you tell us all the sources of leptospirosis? Thank you po. Yes, Attorney Det. Alam po natin na talagang ang pinaka-common na source ng ating leptospirosis ay mula sa ihi ng daga. Pero marami ring iba't ibang sources ng leptospirosis, kaya nga ito yung tinatawag na natin na most common na global zoonotic. Unang-una, yung mga farm animals, katulad po ng cattle, mga pigs, horses, at saka yung mga domesticated dogs. Pero nga sabi natin, ihi pa rin ang daga, kadalasan nating itong makukuha. Yes. So, sino naman po ang mga high risk natin? Number one, yung mga household exposure sa domesticated dogs, no? Kaya dapat yung mga alaga po nating aso sa bahay, binabakunahan natin laban sa may leptospirosis. At ito po ay merong propensity sa mga buntis. Pwedeng magkaroon ng miscarriage sa first and second week of trimester. At kapag ka third trimester naman, pwedeng maging stillbirth or intrauterine death naman ang buntis. Pangalawa, occupational exposure. Ito po yung mga magsasaka natin, nagtatrabaho sa mga agriculture, yung mga butchers, yung mga laboratory workers na yun, natin. At ngayong tag-ulan, yung mga rescue operators natin, emergency response team. At pangatlo, yung mga water sports activities like yung pagsiswimming, surfing, canoeing, kayaking, lalo na sa mga fresh water kung saan nagtatampisaw ang mga kalabaw at mga baboy at iniihian nito. Therefore, nakocontaminate ang ating katubigan. Ay, napakaganda ng explanation ni Doktora Nympha. And Miss Annie, alam mo naman, sa probinsya, marami na gustong naliligo o naglalakwatsa dun sa may mga ilog. Aba, mag-ingat pala tayo. Kasi kung nandun din yung mga baka, mga kalabaw, aba, ingat pagka umihi dyan o magkaroon pa ng mga ibang secretions si mga hayop na yan ay pwedeng panggalingan ng leptospirosis. Okay, si Miss Annie naman po ang magtatanong sa inyo. Dr. Nympha, ito po si Ma'am Annie. Thank you very much, Attorney Dr. Nympha. Attorney, ito ang gusto kong itanong kay Dr. Nympha. Fully aware po kayo na mayroon tayong pagbaha because of this Typhoon Karina. Maraming mga lugar dito sa National Capital Region at mga karating na lugar. I just want to find out. Let's say, for example, yung isang tao, nababad ka ng gustos doon sa tubig baha. Pero wala ka daw pong sugat. Ito ba'y nakakabahala? At ano yung pwedeng ma-advise natin sa kanila? Sila ba ay dapat na mag-inom ng gamot? Ano yung pwedeng masahan ng isang tao na super yung exposure nila, sa tubig ba? Pagkatapos, walang sugat. Na dapat ba silang mag-alala? Anong dapat gawin? Doktora Nympha, again, nasa inyo po ang pagkakataon na muli itong may paliwanag sa ating mga kababayan. Thank you po. Yes, Ma'am Annie. Malam naman po natin na kapag ka ang ating kapaligiran ay madumi, lalo na marami dyan mga nagkalat na mga daga, yung possibility na makontaminate yung ating tubig, yung baha, ay mataas ang risk na magkaroon tayo ng leptospirosis. Kung kaya advisable na uminom ng gamot. No? Ang binibigay natin ay doxycycline. Hindi kinakailangan na open wound o may cuts o mayroong open lesions. Kapag ikaw ay nababad sa isang palagay natin na contaminated na tubig, no? At hindi lang talaga exposure ito sa contaminated water, kahit doon sa mga putik, no? Pwede rin magkaroon mahawa ng leptospirosis. Ayon nga sa pag-aaral, itong
indirect exposure sa leptospirosis sa tubig, pwedeng ang leptospira ay tumagal hanggang 16 na araw. At sa lupa naman, sa mga putik, pwede itong tumagal ng 24 days. Kung kaya, be aware, hindi lang po exposure ito sa mga tubig, kundi exposure din ito sa mga putik paglalakad natin sa mga kaputikan. Nagbibigay tayo ng post-exposure prophylaxis. Kung ito ay low exposure, halimbawa, single exposure o history na naglakad ka sa tubig, walang sugat, pwede kang mag-take ng 2 tablets kasi ang per tablet nito, or capsule rather, ay 100 milligram per capsule ang preparation. So, iinom ka nito ng 2 tableta, single dose, as soon as possible. Pero pwede ka pa rin namang uminom nito within 24 to 72 hours o sa loob ng 1 hanggang 3 araw. Ngayon, meron tayong tinatawag na moderate risk exposure. Sa moderate risk exposure naman, ito yung kahit once ka lang nababad sa tubig o nadaan sa putikan, pero meron kang mga open wounds, meron kang cuts o meron kang lesions, no? At accidental ingestion na inom mo, no? Yung itong contaminated water na ito, moderate risk exposure to. Kung kaya ang ating advice ay mag-take ng 2 capsule na doxycycline sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Ngayon, kapag high risk exposure naman, ito yung nahandong ka sa lugar o trabaho mo nga, rescue work ka, wala kang choice kundi babad ka talaga dito sa baha. O kaya accidental ingestion mo rin itong contaminated water na ito, no? At tatagal ka roon ng paulit-ulit na exposure, ang mangyayari, weekly naman ang pag-inom ng doxycycline. So, 2 capsules every week until you are out of exposure dito sa baha o dito sa putikan. Good. Pakinggan niyo po yan, ha, mga kababayan natin na nanonood at nakikinig sa atin. Napaka-importante nito, ha. Baka ibig sabihin, attorney, they don't give priority dito sa binabanggit ng doktora. This is very important kasi mayroon na tayong mga na-witness, mga kasambahay. So, bad news po yun. Yes. Na-witness namin. Okay. Attorney, yes. Dot, go ahead sa inyong mga katanungan pa kay Dr. Nimpa. Thank you po. Yes. Actually, I will ask 2 questions na diretso na. Kasi one is a follow-up to what Dr. Nimpa just said. Yung doxycycline daw yan, no? Tapos meron siyang sinabi ng mga dosage. But, doktora, yan po ba ay pwedeng bilhin na from the counter lang? Or kailangan po ng reseta from a doctor? And then my second question, how would you know if you already have leptospirosis? What are the symptoms po? Thank you so much, doktora. Yes, actually, attorney, that ang daming ang nagte-text sa akin at nagtatanong kung ano ba ang magandang bilhin kasi na-expose nga sila sa baha. At ang binibigay nga natin is doxycycline. Hindi ito over-the-counter, kakailanganin nito ng reseta. Ngayon, ano ba ang mga sintomas para masabi natin na may leptospirosis? Sa amin, we keep it simple, 3 lang ang tatandaan natin. Number 1, nilalagnat. Pangalawa, mayroong conjunctival suffusion. Ito yung pagtiningnan mo yung mata, parang mamula-mula, namumula ang mata because of the engorgement of the blood vessels in the eyes, no? At pangatlo, yung calf tenderness. Ibig sabihin, yung likod ng binte, masakit. Kung minsan, yun naman yung lumbar puncture pain, yung sa may likuran ay masakit. Yun ang typical na nakikita natin sa leptospirosis. Doon sa mild leptospirosis, ito yung sinatag na parang trangkaso ang itsura. Ilalagnat nga, tapos nagdadiarrhea, fever and chills, no? And in all the aches and pains like headache, body ache, abdominal pain, yun ang mga typical na nakikita natin in around 90% ng leptospirosis. At may mga pagkakataon na pwede itong asymptomatic or mild na
pwede naman din na hindi magbigay ng antibiotics. But then may nagsasabi na mas magandang magbigay tayo ng antibiotics lalo na sa first 3 days. Kasi kapag ka ito binigay natin sa panglimang araw, parang wala na talagang epekto ito. Pangalawa, pwede rin naman yung sinatawag natin na Wales disease. Yung Wales disease naman, ito yung malalang leptospirosis o severe leptospirosis na nakikita natin in around 10% kung saan bukod sa paglalagnat ay nagkakaroon ng sira ang atay o we call it liver failure. Nakikita natin ito na naninilawang mata, naninilawang mga balat at nagkakaroon ng pagpalya sa kidney. Nasisira ang bato at mapapansin natin na unti-unti na lang, patak-patak na lang ang ihi o sa loob ng 12 hours ay pumapalya na o hindi na umiihi. So, ito, delikado ito. Kasi pwedeng in around 5-10%, pwedeng makamatay ito. At ang nakakatakot kasi kung hindi tayo magbibigay ng antibiotic, ano, let's say, lalo na kung moderate to severe ito, pwedeng mauwit ito sa komplikasyon. Pwedeng matamaan din ang puso, magkaroon ng myocarditis, no? Pwedeng tamaan din ang utak, nagkakaroon ng pamamaga, we call it meningitis. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat ay pagka nagkaroon ng severe pulmonary hemorrhagic syndrome wherein yung case fatality rate ay umaabot to 50-70%, no? Wherein there is a rapid decline of the person. Hindi ko makalimutan, Ma'am Attorney, that, Ma'am Annie, no? Nang 2009, panahon ng Undoy, di ba non-stop din ang rainfall noon. And after mga 2 weeks, kasi incubation period nga natin dito is around 5 to 14 days. Can be as early as 2 days sa pan-exposure and even up to 1 month. So, merong isang bata na hindi ko siya makalimutan, ano, kahit maraming taon na ang lumipas. Nang niround ko itong batang ito, ayos naman ang pag-ihi niya, ayos ang pagkain niya, wala siyang kinocomplete. Ang sinabi ng batang ito, wala siyang exposure sa baha. Tinulungan niya yung kanyang kapitbahay sa pagbitbit ng mga gamit. Pero, dumaan siya sa putikan. Na-admit siya because he was not feeling well. So, okay lang. So, no new order, no? Mga laboratory examination lang pinagawa natin for confirmatory, like ELISA test para sa screening, and then PCR para sa confirmatory test. After mga 30 minutes of 1 hour, nasa kabilang dulo na ako ng kwarto, biglang may narinig akong sigawan. Tapos nang malaman ko, ito palang 17-year-old na batang lalaking ito na tumulong lang sa kapitbahay, being a good Samaritan, eh bigla na lang sumuka, dire-diretso parang gripo ng sariwang dugo, no? And despite aggressive resuscitation, itong batang ito suddenly died, no? Nakakalungkot, nakakaawa. Kung kaya nga po't mag-iingat tayo ngayong tag-ulan, ngayong tagbahan, nakita naman po natin, lalo na rito sa Metro Manila, yung iwasan po natin hanggat maaari yung paglangoy-langoy dyan, iwasan po natin kung hindi naman talaga kailangan lumuwas, ipagpaliban po natin. Because of the possible complications of this leptospirosis, hindi biro po sa panahon ngayon ang magkasakit. Attorney Dot. Thank you so very much. Oo, Doktora. Miss Annie, isi-share ko lang, no? Yesterday, syempre, yung mga empleyado namin na nakapasok na dito, gusto na syempre umuwi dahil nag-start na yung mga baha. Ako, ang position ko talaga yesterday, wag muna kayong umuwi habang mataas pa ang water. Hintayin ninyo na tumila or mawala na ang baha. Kasi mahaba yung lalakari nila, papunta sa sasakyan, o kaya naman ay meron silang madadaanan ng mga putikan. Eto na yung sinasabi ni Doktora Nympha, hindi nakuha ng bata sa baha, nakuha niya sa putikan. Right. And ang bilis, no? Let's really be very, very careful. Napakaganda po ng kwento po ninyo. Malungkot, Doktora, pero napakaganda na i-share po natin sa lahat po ng mga nanonood na mag-iingat po tayo, iwasan po natin as much as possible ang mga baha at mga putikan. Thank you so much, Doktora. Miss Annie? Thank you very much, Attorney Dot. Maraming salamat. Okay, Doktora, pahabol pang tanong kami.
Can this leptospirosis be transmitted from one person to another? Let's say, for example, positive yung isang tao, tapos pwede rin ba na magkaroon siya? Yung isang kaibigan niya, na-expose din sa kanya. Pwede po ba yun? Thank you very much, Dr. Niva. Actually po, ang transmission ng ating leptospirosis, ito ay zoonosis from animal to humans. Kung magkaroon man ng human to human transmission, this is very rare. Nangyayari ito halimbawa through sexual intercourse. Pwede rin mangyari ito through breastfeeding or vertical transmission from mother to baby kapag kapanganak. Pero yun pong sinasabi na sa ihi ng from one person to another sa tao, wala pa po tayong recorded data on that, no? Kasi para masasabi na natin na end host na ngayon ang tao. Okay, thank you for that, Attorney Doc. Yes. Habol pa tayo. Thank you po. Yes, yes. Oo, napakaganda ng topic po natin. So kanina, Doktora, you explained to us kung ano yung mga symptoms na you might already have leptospirosis. So, Doktora, once na lumabas po ang symptoms and sa tingin mo, meron ka na talagang leptospirosis, ano po yung first step na dapat mong gawin and the second and third? Thank you po, Doktora. Para sa akin, pag iyan ay leptospirosis na, kasi ito ay systemic. Ibig sabihin, pwedeng tamaan din at iba-ibang parte ng katawan. Although sabi nga po natin, pwedeng asymptomatic or mild lang ito ay around 90%, mas maganda pa rin po na kung sa tingin natin, meron tayong lagnat, conjunctival secretion o pamumula ng mata at pananakit ng katawan, lalo na ng binte, ng likuran, magpakonsulta na po tayo para tayo ay mabigyan ng antibiotic kasi hindi naman po ito available over the counter. Lalo na kapag buntes kasi sabi nga natin devastating magiging epekto nito pag buntes kawaawa ang baby. Yung mga immunocompromised halimbawa, 'di ba, yung mga nagki-chemotherapy, yung mga nagda-dialysis, nagte-take ng mga chronic steroids, yung mga chain smoker, o pagka may mga comorbidities, may mga stroke, polycontrol diabetes, para maagapan at maiwasan na yung komplikasyon at posibleng pagkamatay. Kailangan na maaga at maagapan ang gamutan para maiwasan na itong lumala at syempre para mas mabilis naman ang recovery. Kaya nga sa amin, if there is a high degree of suspicion, hindi na namin hinihintay ang resulta ng laboratory. We do the diagnostic test, no, para malaman natin for confirmation, no, for screening, and also we give the antibiotics right away. Lalo na iwasan po natin yung posibilidad ng Wells disease, no? Kasi kapag hindi ito nagamot o kaya na-delay ang ating gamutan, pwede itong mag-lead sa pagkasira ng bato, pwede magkaroon ng meningitis, liver failure, at pwedeng ikamatay. Ayun. Fatal. So, oo, Miss Annie, yun pa rin ano, ang natutunan natin kay Doktora, magpa-check up na kaagad, kumonsulta na kaagad ng doktor at kung anong sabihin po ng doktor, bumili ng gamot, bilhin na po ninyo kaagad. Attorney Dot, with your permission, isingit ko lang ito. Doktora Nimfa, let's say for example, yung mga kababayan natin na they cannot afford to buy this medicine, is this available sa mga barangay centers? Mayroon bang ibinibigay? At kung yung barangay center nagbibigay nito, equip ba sila sa information na ipagkakaloob doon sa iinom nito para hindi magkamali? Dr. Nimfa, thank you po. Well, Ma'am Annie, kung hindi man po available ang doxycycline, pwede rin naman ang amoxicillin. Okay rin naman ang amoxicillin, pwede rin naman ang ampicillin. And I'm sure kung amoxicillin, available po ito sa ating mga health center. Napaka-safe mong sagot ni Doktora. Okay. Yes, yes, yes. That's good news, much. No? Okay. Oo, kailangan talaga mga health center natin, meron din silang ganyan na mga gamot. But Doktora, for instance lang, no? For example, if a person has, for instance now, no, magkaroon ng leptospirosis, is there a chance po na bumalik po 'yan or
kapag nagkaroon ka na, eh, hindi ka na magkakaroon ulit. And then secondly po, meron po bang mga vaccines na available para po hindi magkaroon ng leptospirosis? Thank you po, Doktora. Basta the same strain po, Ma'am Dat, Attorney Dat, pwede ka magkaroon ka na ng permanent and lifetime protection. Kanya lang, iba't ibang strains ang meron sa leptospirosis. That's why if it be from another strain, ay talaga magkakaroon ka ng leptospirosis. Uulit at uulit iyan. Okay, ngayon, thank you po. Pagdating naman sa bakuna, yes. Right now, hindi pa ito commercially available dito sa Pilipinas. Pero recently, mayroong collaboration with Japan, no? And to develop intervention para sa leptospirosis, gumagawa na, no? O gagawa na ng bakuna laban dito sa leptospirosis. Ayan. Alam mo, Attorney Dot, mahaba-haba yung ating pagkikipag... Ay, sorry. Go please, Doktora. Yes. Yeah, sa ibang bansa, meron na sila. Kanya lang, very particular sila sa certain strain. Eh kung yung strain na meron doon, hindi naman iyon ang strain na meron dito sa atin. So useless rin po ang vaccine na ibibigay natin. Ayan. Okay. Go ahead, Miss Annie. Alam mo, nagpapasalamat tayo kay Doktora. Itong explanation na ginawa ni Doktora, talagang natiyagaan niya na ma-explain ito. Pagkakataon na maunawaan ng ating mga kababayan, mga kasambahay, lalo na po ngayon na nagkaroon tayo ng ganitong kalagayan ng panahon na talaga naman submerged yung karamihan ng mga bahay sa tubig baha because of the Typhoon Carina. Attorney Dot, pasalamatan na natin si Doktora Nympha. Ginugol niya yung panahon para maipaliwanag ito ng gusto sa ating mga nanonood po. Yes, I just want to say napakahusay po ni Doktora Nympha Sumagot. And so at this point, we would like to thank her with all our hearts. Maraming salamat po sa inyo, Doktora Nympha Putong, Infectious Disease Specialist. And ito pong ating segment na to ay itatape ko po at i-share ko sa lahat ng kakilala ko. Maraming salamat po.